Morning, mga tantel. Ang gagawin ko po ngayon ay yung mga pain ko sa skipjack tuna, bonito at saka yung needlefish. Kumakain din sa gagawin kong pain. Ipapakita ko sa inyo yung lagi kong ginagamit sa panghuhuli ng skipjack tuna at bonito. Minsan kumakain din yung needlefish ito. Yan mga tantel. Gawa ito sa plastic ng sigarilyo. Tapos itong fish head ay binili ko lang ito sa tindahan kasi tinatamad na akong gumawa ng mga kuan, ng mga ulo-ulo. Ito yung mga DIY ko pala dati, na mga gawa ng dati yan, mga DIY kong ginawa yan. At saka ito yung binili ko sa tindahan yan. And ito, may mga mata na siya. May mata na siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin, ito. Kung paano gayatin yung plastic ng sigarilyo. Ito yung plastic ng sigarilyo. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ito gagayatin. At ito naman yung pinaka kasama niyang pinakapalaman dito ng ito. Pinakapalaman ito. Para hindi kasi sa kakainin kung ito lang yung ito po rin yun. Dapat may kasamang ganito. Ito ay papakita ko rin sa inyo kung paano ito gawin. Kombinasyon ito sila. Magkombinasyon sila. Ito yung mga nagawa ko na yan. Iba-ibang kulay. Kasi dapat hindi isang kulay lang yung gagamitin mo pag nandun ka na sa laot. Kasi minsan dipindi rin sa kinakain ng skipjack tuna. Yung kung halimbawa yung kulay yung dinis ang sina yung kinakain nila, dapat ganito, kulay green o kaya ganito. Minsan pag pusit naman ganitong kulay, ito kulay pula, pag pusit yung kanilang sinisipat na yung mga kinakain nila. Bahala na rin kayo mag-mix mga kanter ko ng kulay, pero yan ay yung mga ganyang kulay sa oh. Yung pusit, pag pusit ganito nga, ganitong style, kulay pula. Tapos pag medyo, pero mas, ito yung pinaka-effective kong pain ito, ganitong kulay, at saka ito, ito silang dalawa. Yan ang kalimitan ko itong ginagamit. Ito binadala ko lang itong reserva para kung sakaling pusit yung sinisipat din na, hindi ka talaga mahuli sa kahuli. Nakakahuli ka talaga ng isda. Yun lang mga kantil, sisimulan ko na kung paano gawin yung aking mga DIY na pain sa skipjack tuna. Yan. Ang gagamitin natin mga materyales, ito, gunting, lighter, roller, at saka cutter, at saka ito, plastic ng sigarilyo, at saka kailangan din natin ng sinulid na pantali. Yan, simulan ko na mga kantil kung paano. Ang gagawin nandito, ito, gagayatin natin ito para pumantay siya. Ang pag-ayat ito mga kahantir, yung dapat maliwanag din yung mata mo. Kasi ako medyo mapano yung mata ko. Hindi ko na masyadong makita, medyo malabo na yung mata ko, ayan. Kailangan pino yung pagkagayat ninyo mga kahantir. Pwede rin kahit hindi masyadong pino yung pagkagayat nyo kasi pagbago yung plastic ng sigarilyo na gagamitin nyo ay makintab yan sa dagat. Parang katawan siya ng dilis na yung bagong sumilya na dilis. Kasi ano siya, yung parang puting-puti siya, transparent ang kulay ng silipin. Ganyan lang mga kanter, kailangan hindi nyo ito diretsong ikakat sa dulo. Dapat mag-iwan kayo ng ganito, yan o. Yan, mag-iwan kayo ng ganyan kalapad.
hindi nyo kasi dito yung talian ng sa paglagay sa ulo-ulo ng isda-isda. Yan. Yan mga mga hunter. Yan. Yan ako, yan ako. Yan. Tapos, ito na yung mga na... Ito na yung mga nagayad ko. Yan. Bali, ganun lang mga hunter. Pagkatapos na ito na, ito na yung resulta. Tapos, itatari na natin siya sa pinaka-ulo-ulo. Dito ko lang muna sa mga DIY kong ulo-ulo ko ilalagay. Ganito lang ang paglagay niya, no. Ito yan, papaligtad siya para pagkatapos nating matalian ang sinulid. Ganyan, ilulukot lang siya ng paganyan. Ganyan, ganyan na siya. Medyo malalaki lang yung pagkagayat ko mga kanter. Kasi medyo malabo na yung mata ko. Hindi ko na masyadong makita yung hidla ng silupin. Kaya medyo malaki yung pagkagayat. Kaya nyo rin itong gawin mga kanter. Yung mga kanto, yung ginagawa ko ito. Talagang kailangan lang ng isaga. Yan. Pagkatapos natin matalian yung dulo, guguntingin natin. Yan. Tapos aanuhin natin ito, nasusunugin natin yung sana lighter para kumapit sa doon sa ulo-ulo. Yan, pag-ingaya na o. Oh. Pagkatapos yung babalik ka rin na natin, pag-ingayan. Para siyang guhan yung jelly piece na bubuka-buka. Ayan na, ayan mga kanter, ganyan na siya. Para maganda siyang tingnan sa dagat, kailangan natin siyang tabasin ng gunting. Tabasin natin siya ng ganyan. Para medyo matulis yung dulo. Ayan na siya mga kanter, yan. Tapos na. Ang ipapakita ko naman sa inyo kung paano gawin yung ito yung pinaka palaman, yan. Ipapakita ko naman sa inyo mga kahanter kung paano gawin niyo yung ganito yung pinaka kombinasyon niya dito sa plastic na sigarilyo na pain natin. Kasi kailangan sila magkasama sila yan, kombinasyon sila. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Ayan. Ang kailangan lang natin mga kahanter ito, panang bulpin yung wala ng laman. Ito yung ginagawa ko. Iinitin muna natin yung dulo nito ng lighter. Iinitin natin siya para pag nainito, ito ang pinakalak para pag natalian natin ng sinulid dito, pag natalian natin ng sinulid, hindi siya matatanggal. Kasi ito yung pinaka-bara niya na nakalak sa dyan, yung sinulid. Ang kailangan lang natin na kulay ito, kulay green, isang itim at saka isang puti. Bali, tatlong kulay lang. Pirilin ito.
tawag dito sa amin, kirilin. At saka yung pakintat pala na ginagamit ko, ito, ganitong kulay. Ito, crystallite ang tawag dito, crystallite. Ito naman, kirilin. Ito, crystallite. Yan. Kailangan lang natin magtastas ng kirilin. Medyo makapal-kapal yung kulay green na gagamitin natin na kulay para madali siyang makita kahit sa malayo pa yung isda. Pag nakita niya yung tae natin ay hahabulin niya at tatagatin para sigurado makakahuli tayo. Ninaaluhan ko siya ng kunting itong medyo dark ng green. Lalagyan natin siya ng puti. Kunti lang. Ilang hip na lang siya. At saka ilang hip na lang din ang itim. Para maghumalok siya sa kulay green. Tumasa lang natin yung mga kakalat-kalat sa kanyang hugna. Tapos nalagyan natin ang pang-pakintap. Ito, crystallite ang tawag dito. Nabibili rin ito sa mga supply, fishing supply. Tigpan yata ang presyo nito na nasa 65 pesos ang ganito isang balot. Ibigamitamihan natin siya ng pakintap para kitang kita talaga yung pain natin, kasi pag medyo malabo yung dagat mas effective itong kainin ng isda. Lalo na pag matulimlim at umulan, mabilis itong sibarin ng isda. Panoorin nyo na lang mga ka-hunter yung mga nahuli ko. Idudugtong ko dito yung nahuli kong kung anong isda yung kumakain sila ganito. Nakahuli na ako dito ng yung tawag sa aming balok, needle fish sa English tawag. Tapos puputuloy na natin siya ng blade. Yan. Yan. Ayan na siya mga ka-hunter. Aanin lang natin siya sa tubig. Ilalagay natin siya sa tubig para yun na. Yan. Yan na mga kanter. Ito yung isa, yung dati niya. Yan. Yan. Okay na mga kanter. Yan lang. Ganun lang mga kanter ang paggawa. Sana may natutunan kayo sa mga DIY kumpain. At abangan nyo pa po yung mga susunod ipang mga video na DIY. Yan lang. Salamat mga kanter.
skipjack to na. Yan. Isa. Okay. Eh, dinito.